Isama pagpalang umaga sa ating lahat, mga brothers and sisters. Ayan, narito na naman po tayo sa gawain sa tahanan ni Sister Queenie dito po sa Mirador Dominican. Kaya po, magsitayo na po tayo at tayo'y may sama-samang manalangin. Sige po. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. All together. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa patuloy mong pinahihiram na buhay sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, O God, sa oras na ito na patuloy mo kami samahan ng Espiritong Banal na siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Ang aming gagawin, O Ama, sa oras na ito ay patuloy namin hinahandog sa iyo. Kung kaya, O God, ikaw po ngayon ang kumilos, patuloy mong pagpalain, O God, ang maghahayag na iyong banal na salita, O Lord God. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran at ang Espiritong Banal ang patuloy na kumilos at mag-guide sa kanya. Ganon din, Lord, ang aming worship leader, O God. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanya, Panginoon. Ang bawat inig na mamumutawi sa kanyang labi, tunay nga po, O God, na ikaw lamang ang maparangalan. God, O kaya, Ma, inaangkin namin, O Lord, ang katagumpayan ng iyong gawain mong ito at patuloy kami nananalangin at nananampalataya na ikaw, Lord, ang magpapadala ng maraming kaluluwa upang makinig ng iyong banal na salita sa lugar na ito. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ngayon po, pangunguna po tayo ni Sister Linda Bunagan. Amen. Ayan. Purinin, purinin, purinin natin si Yahweh Shaddai. Amen lahat ng mga likod ng Diyos kumigaw. Saga na! Yes! Hallelujah! Ayan, tayo na may magpuri tulad ng Agila. Di po tayo napapago. Amen! Kaya tayo ay narito muli at nagbigay ng oras at panahon. Hallelujah! At tulad ng Agila ang mga likod ng Diyos. Amen! Hallelujah! At tulad ng Agila tayo ay iba. Sama ka,
kasal. Sa presensya niya, minsan pa, patungan tayo ng agila. Katulad ng agila, tayo ay lipad. Hindi mapapagod ating mga papa. Tayo'y magdadala. Ito ang panahon ng mapabalik loob sa kanya. Sama-sama na makapoy, makapoy sa nala niya. At ang nato ay tutupukin na sa lahat ng panahon. Ito ang panahon ng puso ang mag-backslide. Amen. Thank you, Lord. Malaya, malaya, malaya.
pagpapalitan ng Diyos sa aking nararanasan. Tunay nga ba, lumaya kayo sa kabigatan ng katawan? Kumabigat mo ng pakiramdam natin na pumunta sa lugar na ito. Sa pamamagitan na pagpuri, pag-awit sa Panginoon, tayo ay nakaranas ng kagaanan. Amen? Hallelujah. Maraming salamat, Lord, na sa paghindap at pag-awit at pagsayaw ng bawat mga agila mo, Lord. Mga lingkod, Yahweh Shaddai, hindi napapagod at hindi napapagal. Hindi nagsasawa na pupunta at makasama ka sa bawat lugar kung saan naroon ka, O Diyos. Amen. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na tahanan itong tumatanggap sa iyong presensya. Hallelujah. Narito kami, O Diyos, hindi para sa aming kapwa o sa aming sarili, O Diyos. Kami ay sasayaw, ihindap, aawit na nagagaling sa aming puso. Yes, pagkat ang lahat ng binanggit na liriko sa aming mabibigay, nagagaling sa aming puso, Panginoon. Yes, ito po ang expression namin, Panginoon, na kayo ay kumilos sa bawat buhay namin. Amen. Hindi po kami kompleto, Lord God, kung wala kayo sa buhay namin. Yes. Hallelujah. Wala kami magagawa kung kami wala sa iyo, Diyos. Ay hayaan patuloy, Panginoon, na aming damdamin ang kapayapaan, kagalakan na meron kami, O Diyos, na wala sa munduin na ito, Lord, na hindi namin matampuan ito o hindi namin ito may express, Panginoon, sa aming kapwa kung hindi po namin ito naranasan sa iyo, O God. Hayaan, O Diyos, na muli dalangin namin, Yahweh Shaddai, ang patuloy na kapayapaan, kagalakan sa piling mo, O Diyos. Hallelujah. Give you praise. Taas mo natin ating mga kamay sa Panginoon. At hayaan, open your hearts, open your mind, and raise your voice to worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kapayapaan nagmula sa iyo. Yes, Lord. Kaligayahan ang gagaling sa iyo. Piling mo sa sama-samang piling kapayapaan na pumula sa iyo, Panginoon. Kapayapaan na pumula sa iyo. Kapayapaan, kagayahan ng gagaling sa
Kaligayahan namin sa nakiling mo. Isan pa kapayapaan mula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kapayapaan mula sa iyo. Nag-iisang pangit, noon.
Kaya patuloy lamang kami, Panginoon, na narito sa piling niyo. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. You deserve to be praised, Father God, in our lives. We are nothing without you, Lord. Yes. We give you praise. Yes. We give you glory. Amen, Lord God. Habang kami ay malakas, Panginoon. Yes, so hallelujah, Jesus. Makapagpuri at makapag-awit pa sa iyo. Amen, hallelujah. Maraming maraming thank you so much, maraming 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 salamat. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, God. Amen. Tunay nga, Lord, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Yes, salamat, Panginoon, at patuloy kang nananatili sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Lord, kulang ang salitang salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sa walang humpay na pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, ang aming mga ginagawang ito ay kulang, hindi sapat. Subalit, ang pag-ibig mo ay wagas at walang kabantay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya sa oras na ito, Lord God. Kung kaya, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang maparangalan sa aming mga ginagawa. At patuloy namin itong inaalay sa iyo, Panginoon. At patuloy mo kaming turuan na makasunod sa iyong kalooban, O Lord God. Ama, sa oras na ito, patuloy nagkakaisa kaming nananalangin, O Lord, na patuloy mong pagpalain ang gagamitin mong instrumento ng maging daluyan na yung banal na salita, O Lord God. Walang iba si Brother G.R., O Lord. Itago mo siya, Panginoon, sa iyong kaniningan, Panginoon. Ang mga labi niya, Lord God, bigyan mo siya ng double anointing, Panginoon. Yes, Lord. Lord, ikaw ang kumilos sa batang ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy namin pinasasalamatan, O Lord God, ang kanyang buhay at patuloy mo siyang ginagamit, O Lord God, sa kapanahon ng ito, O God. Lord, dalangin namin na ang bawat salita na aming maririnig, Panginoon, ay ito'y magbigay ng kalakasan sa physical, higit sa lahat, sa aming spiritual na pamumuhay. Lord, turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na maging banal sa iyong paningin, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, hindi kami makakarating sa iyong banal na kaharian kung hindi kami maging banal, O God. Kaya, Lord, sa lahat ng oras, Panginoon, ang iyong Espiritu ang patuloy na magturo at magpatnubay sa bawat isa sa amin, Lord God, upang makita, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kasalamuha, Panginoon, na ikaw nga, Lord, ang naghahari sa aming mga puso. Kung kaya, Ama, salamat, Lord, sa oras na ito, sa patuloy na pribilehiyo mo na sama-sama kaming makapakinig ng iyong banal na salita, O God. Hallelujah. Ama, inaangkin namin, Lord, ang katagumpayan ng iyong gawain, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at kaisa ng iyong Espiritong Banal na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak,
Espiritu Santo. Amen! Pagpakan natin si Yahweh Shaddai. Hallelujah! Praise the Lord! Napakasarap mag-pore sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Magsiupo na po tayo at talagang ako'y napapaluha. Excuse me. Ayan. Praise the Lord. Damang-dama natin yung presensya ng ating Panginoon. Amen po. Amen. God is good. Hallelujah. Ngayon po, dahil ang Diyos ay laging mabuti sa ating buhay, ito naman po yung panahon ng pagbabalik, pasasalamat sa mga ginawa niya sa ating buhay. Amen po? Kaya ngayon, sino po yung unang-una mag-share at magpapatotoo para sa kabutihan ng ating Diyos na buhay sa isang linggong nakalipas? Sino po ba mauna? Si Ellen Calzado daw. Ah, si Sister Ellen Calzado daw. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin si Ellen Shaddai. Hallelujah. Ayan, si Sister Ellen po ay tunay nga po na ginagamit din yan sa kapanahonan para maghayag ng banal na salita through radio ministry. Ayan, welcome Sister Ellen. Turista. Good morning po sa ating lahat at sa mga pagpalang linggo. Turista. Actually, itong patotoo ko eh, hindi naman material. Pero ibig ko sabihin is, sa last 2 weeks ago, Sunday yon. Dito ang tuwa ko at sabi ko, binalita ko rin sa Kachems ko na mag-iisang taon ako sa radio. Nothing much has happened. Pagdating ko po sa bahay ng hapon, ito naman yung surprise ng buhay. Yung meron po kasi ito sa isang sing-sing, hindi naman mamahalin talaga. Pero of course, ang value kasi sa atin, di ba yung... Habang tumatay niya. Oo. Yung bigay kasi yung nilakay. Oo. Bumili kasi kami nun na... umuwi siya ka one time kasi, sabi niya, Mama, kasi bilang nag-work siya nun sa Diwalwal, may privilege kang makabili ng nuggets. Pero hindi pa siya melted. Hindi pa siya melted, mercurized. Sabi niya, bili tayo. Sabi niya, sige, ilan? Yung sa akin siguro pag na-melt 6, yung sa iyo 5, kasi pang babae 5 grammar lang. Hindi wala mang bato eh. So, pumunta kami sa mill, pinatunaw namin, pinagawa. Sige, katuhan, hindi isa tayo, sing-sing. Ganun. But ang value kasi sa akin nun is, souvenir ko from Davao. Kasi magandang grade, wala mang bato. Ganito nga din, ilang years kong tinago-tago. Last Sunday, I have found out, wala. Alam niyo ba yung pakiramdam na yung dibdib mo mabigat, pero parang pakante yung sa loob. Ganun. Tapos, syempre, I have resolved na dapat pala talaga yung confession sa Panginoon eh. Hindi lang i-confess mo yung kasalanan mo, kundi yung weakness mo na sabi ko ganito, Lord, ako talaga nagiging malilimuti na. I miss out everything. Minsan nami-miss out ko yung I understand na it comes with age kasi. Sino ba naman yung... Ako kasi lahat nun talaga, kahit walang gusto, okay sa akin yan. Yung mga itinerary for the week na kahilera, nakukumpleto ko. Pero ibig sabihin, di ba, the wear and tear of the body and the ravages of the years, aminin natin. Sa mga SSS, yung sobra sa 50. Buti kung sobra sa 40 lang, eh. Hindi. Ganun talaga. I have resolved na, nangyayari talaga yun. And so sabi ko, I have resolved din na, Lord, ito talaga, condition ko. Ganito ako, ganyan, ganyan, ganyan. Sinabi ko sa Panginoon. Tapos sabi ko, I have resolved na maghahalungkat ko. Kasi I value it. Ganun pala, pag may value sa yun, sa bagay, hindi naman yung presyo eh, hanapin mo. Naalala ko tuloy, sa kaka-uni kong ganyan, naalala ko yung counsel ng Lord na, ang paghahanap sa kingdom ng Panginoon, pag, di ba parang prayer nawawala, sahanap ako sa asanya kahit gumapang kayata sa loob ng mga Ang result ko that time is maghahalungkat ako. It would be tedious, sabi ko. Buti na mahigit sa linggo to kasi pati basurahan nahahalungkatin ko. That's my result. Lahat, lahat, lahat. Lord, tulungan niyo naman ako. That's my confession. Tulungan niyo naman ako maalala ko. Help! So, okay pa ako, may composure pa. After few, wala pa yata isang oras, nag-umpisa na ako. Parang wala sa sarili, pumunta ko sa dresser. Lipat dito, lipat doon. Pagtangat ko doon sa lotion, andun. Kasi, hindi ko naman alam
Ang nasa isip ko pwede nahulog sa kalye. Pagbunot ko ng wallet, baka napasama. And I prayed, sabi ko, Lord, kung sino man makakatagpo nun, mapakinabangan. Huwag naman yung nahulog lang sa kanan. Kailan pa, libong taon pa para makakatagpo nun. Mapakinabangan, maging blessing sa makakakuha at maingatan kung sino man yan. Kumbaga, pinagpasa Diyos ko. Ay, hindi ko naman akalain na nandun. Okay pa ako. Pero that time, doon ako napaiyak. Kung kailan ko natagpuan sa kami, napaiyak. Ang actually talaga, may issue talaga ako eh. May trust issue. Yun ang dinila sa akin ng Panginoon. Sorry sa pag-iyak. I have trust issues with God. Si Lord pala siyang issue eh. Pero may tissue pa rin. May tissue. Si Lord kasi naman siyang issue. Alam tayo tao, may issue talaga tayo. And I admit that. Sabi ko, ang luminaw sa akin that time is, He is faithful. Amen. Sa ganong kaliit na bagay na, nagresulta na ako na I let go eh. Hindi ko na natagpuan. Pero si Lord, faithful. Amen. Alam naman yung witness ko, alam niya yung pagdaramdam ko, and I, ibig sabihin material na bagay na pinapahalagahan ko, faithful siya, pinakita sa akin. Siguro naman, sinabi naman sa scriptures, sabi ko sa'yo, may issue nga ako eh. He will be faithful in much bigger things. Yan ang pinakita sa akin ng Lord. Kaya ako umiliya. Kasi, okay na ako noon kahit mawala. Pero kasi siya. Talagang business. Nahihiya ako sa Panginoon. Sa ganung bagay, napaka, ang bilis kong mag-snap. Diba tao naman tayo ganun? Minsan mag-snap. Ako yung may issue, Lord, sabi ko. Ikaw wala. And salamat na, yun ang dialogue ko that time, na pinakita mo sa akin na sa maliit na bagay, you are mindful, you are faithful. Tinatapatan ako, minsan kung saan-saan yata ako tumatapat. Pero siya nakatapat. Amen. At hindi naman umaalis. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Nakakahiyaman sa iyo. And yun ang naramdaman ko na nag-aalala talaga ang Panginoon. Kaya yung, doon ko rin nahugot na naman. Yung first topic ko last week, about cares, nilagyan ko na lang ng pa-cute na title na Take Care Because I Care. At I have, inangkin ko yun na mensahe ng Panginoon. Amen. Yung ganung talata. And pinakita naman niya yun sa Psalms 55:22, saka sa 1 Peter 5:7, na paborito nating lahat. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Thanks be to God. Yes. Ang lakas na palapak sa ating Diyos na buhay. Unay nga po mga brothers and sisters na sa mga maliliit na bagay, patuloy na nangungusap si Yahweh Shaddai sa ating buhay. Kasi ganun po tayo kahalaga. Ang nawawala, hinahanap. Ganun po tayo dati. Nawawala tayo dahil sa ating mga kasalanan. Pero hindi nagkulang, hindi nagsawa si Lord na hanapin tayo. Kaya tayo naririto dahil talagang ang Diyos ang nakatagpo sa atin. Although andun na talaga siya magmula noon hanggang ngayon. Kaya sa mga ako ganun din eh, sa mga maliliit na bagay, doon talaga nangungusap si Lord. Kung marunong tayong sensitive lang tayo. Kasi kuminsan doon tayo dinidil sa mga kahinaan natin eh. Kinokorek lang tayo ng Panginoon. Kasi ganun din ako na mayroon din tayo. Wala pa, hindi pa tayo nga nahahasa, sabi nga Brother GR, nililiha pa tayo. Kasi kung naliha na, napino na tayo, nakahiga na tayo. Hallelujah. Diba? O, ganun po yun. Praise the Lord. Kaya, salamat Sister Ellen sa buhay mo at ginagamit ka ni Lord. At hindi po, mga kapatid, hindi po porket naglilingkod tayo at ginagamit tayo ni Lord ay planchado na tayo. Yun po yun. Ang mahalaga doon, inaamin natin yung ating kahinaan sa harapan ng Panginoon. Amen. Kasi yung pag-amin, kung tayo nakakalaya, amen po. Amen. Ayan, praise the Lord. Sino pa po? Amen.
Ayan, ayan. Praise the Lord. Thank you, Lord. At tunay na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. At isang maganda at pinagpalang araw po, mga kapatid. At tunay nga talaga na napakabuti ng ating Diyos dahil pagmulat ng mata ko, agad-agad akong napapangiti. Nakapagbukas ko ng pintana, makita ko yung liwanag ng umaga, Lord. Thank you. Nakita ko pa yung mga kahangahangang bagay na nilikha. Amen. Hallelujah. At talaga naman, napapaluwag ko. Dahil ano, sabi ko, Lord, maraming salamat po dahil ginising mo na naman ako at nakita ko yung liwanag ng umaga. Hallelujah. At talaga naman, lagi akong nagpapasalamat anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari sa buhay ko. Lagi akong nagpapasalamat kay Lord dahil na, hindi niya ako pinababayaan kahit na medyo may mga konting pagsubok. Pero napakabuti ng Diyos dahil hindi niya ako binibigyan ng kahinaan. Lagi akong malakas. Hallelujah. At yun talaga yung pinagpapasalamat ko kay Lord, yung maging malakas ako. Dahil marami pa ang nangangailangan sa akin. Hallelujah. At maraming salamat din po sa gawain na ito. Dahil dito ko natagpuan talaga yung kapayapaan ng aking isip. Amen. Kasi noon, talagang medyo ako eh. Dahil na yung aking kasama na kinuha na ni Lord ay medyo talaga namang kung saan-saan. Pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng yung pagtitiis, pagtitiyaga. At talaga namang kahit na kung saan siya pumunta, bumalik siya, umalis, babalik ulit, tinatanggap ko. Kasi alam naman niya kung saan niya kami pupunta. Hallelujah. Ganon, ayuhanan niya kami, ilang taon, ilang buwan. Pero salamat sa Diyos dahil nakayanan ko yung bagay na yun. Kasama ko, at sinigap ko na masinop ang mga anak ko. Yun ang pinagpapasalamat kay Lord. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa iyo ang papurit. Masasalamat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mahalaga sis, ang mahalaga pumabalik. Ayun. Hindi nawawala yung pagmamahal niya sa iyo dahil bumabalik. Binabalik-balikan niya. Praise the Lord. Kaya wala naman talagang anak ng Diyos na pinababayaan. Kasama yan sa ating buhay. Kaya kanya-kanya lang tayong daan ng ating mga pagsubok. At kanya-kanya lang tayo kung paano natin siya tatanggapin. Pero si Lord lang talaga ang katuwang natin. Wala nang iba. Amen. Kaya, sino pa? Si Brother Cedric? Halika. Maraming salamat po sa Panginoon dahil sa pagkakataon ko, nagsama-sama na naman ulit tayo. Kung mapapansin nyo, di ba, blessing na rin yung pagising natin sa umaga. Diba? Kasi, hindi natin alam kung kailan tayo, di ba? Wala naman nakakapagsabi niya, kundi yung Panginoon lang. Kaya nagpapasalamat ako dahil ngayon, gising na naman ulit tayo at tumadaan na naman sa mga hamon ng buhay. Yan, maraming salamat po. This might be Hallelujah. Tama yun, anak. Sa pagising natin sa umaga, kailangan pasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Ako rin po, sincere din ako ng nagpapasalamat ako kay Lord kasi nung isang gabi, akala ko alis na rin ako. na naman. Hindi kasi talagang alam ko yung nangyayari. Naririnig ko yung usapan. Pero yung parang pangungot na gusto mong sumigaw, gusto mong gumalaw, hindi ka magkagalaw. Pero naririnig mo yung sa
paligid mo na may ano. Pero talaga alam mo, God is good kasi wala akong ibang sinasamit in Jesus name, in Jesus name. Dahil mabuti na kakapag ano po ako sa isip ko, alam ko sa isip ko yon, sa puso ko yon. Sabi ko, in Jesus name, in Jesus name. Lord, ito na ba, ganun. Pero naging in Jesus name ako, ganun. Tapos sabi ni Lovely, ang hirap mong gisingin ma. Umuungol ka, sabi niya. Pero yun, ganun. Pero yung ungol ko yun, yun pala, nagkakas out ako na in Jesus name. Pero hindi niya marinig. Sabi niya, ang tagal kong ginigising, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi niya. Pero tama po yun. Nasa pagising natin sa umaga, talagang magpasalamat tayo sa buhay natin. Dahil hindi natin alam kung magigising pa nga tayo. Kaya, God is good dahil, ayun, nagising. Andito pa rin ako sa iyo. Buhay na buhay. At saka, isa pa, yun talaga, na-share ko na rin, di ba? Lagi ko nag-share ito. Yung pinag-pray ko talaga ng gusto yun, sinurrender ko talaga kay Lord yung aking diabetic niya, yung aking insulin na talagang, Lord, sabi ko, ayaw ko na talaga, kahit mamatay ako, ayaw ko na talaga mag-injection ng insulin kasi dumudugo, masakit sa bulsa, lahat masakit, sabi ko. Kaya talagang, ako'y na-amaze dahil yun nga, ginagamit ni Lord, may ginagamit si Lord na instrumento talaga sa atin. Determination, pagmahal mo ang sarili mo, gagawin mo. Kaya, determination, disiplina, ganun. Kaya kayong mga nanonood, ayan. Kasi itong mga andito sa harapan ko, alam na nila, ayan na naman si Sister Helen. No chance na naman yan. Ganun, magulungans na naman yan. Ganun. Wala kang sinabi, pero kinakausap ko yung mga nanonood na alagaan natin yung ating sarili. Mayroon naman pong mga pamamaraan. Sabi ng doktor, pag diabetic ka na, once na diabetic ka na mamamatay. Pero mali po talaga. Dahil mayroon pong ginagamit si Lord ng mga instrumento, may mga doktor na rin pong naniniwala sa pag-low carbs. Dahil po talaga, ang nagpapasama sa ating katawan, yung kinakain din natin, na mali. Kaya lang, dapat natin itama ito. Kaya, maraming salamat sa Panginoon at ako'y nalagang na-amaze yung doktor ko doon sa BGH nung Friday. Ay, ang ngiti niya talaga, nung nakita niya yung result ay hanggang tinga. Kaya sabi niya, Manay, congratulations kasi ikaw lang ang pasyente na maganda ang resulta, sabi niya. Kaya, binabalik ko kaya yung sila yung favorite sa pasalamat. Dahil yung buhay ko talagang nasa Panginoon. Kaya kumikilos din si Lord sa buhay ko. Kaya, thank you Lord. Ayun, meron pa? Kung wala na po, handa na po natin ang ating puso't isipan upang sa pagtanggap at pakikinig ng banal na salita. Magsakayo na po tayo, walang ibang gagamitin si Yahweh Shaddai, kundi si Brother G.R. Ignacio. Yan, praise the Lord. Praise and lift you high, El Shaddai.
Salamat. Inisin niyo pa po kami. Kami humihinga ng maayos. Kami malakas. Kami malusog. Salamat, Panginoon, na naaalala ka namin sa aming buhay. Kaya napapawi ang lahat ng takot at pag-aalala. Sa oras na ito, dalangin namin muli kang mausap sa aming buhay. Nang sa gayon, magawa namin ang iyong kalooban. Makaiwas kami sa masama. Yes, Lord. At magpatuloy kami sa buhay patungo sa kabanalan. Yamang ito ang iyong kalooban. Yes, Lord. Sa lahat, Panginoon, ang aming itataas ngayon, dalangin namin, ibuhos mo nawa ang iyong masagana ng grasya. Amen. Salamat, Panginoon. Itong aming panalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, sa ngala ng Ama. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, okay. Thank you, Lord. Ayan. Okay. So, inhale, exhale, and smile. Isa pa po, inhale, exhale, and smile. Ayan, yan, yan. Okay, harap po muna lahat sa kanan. At pakimasahe ang likuran ng inyong nasa harapan. Pag-anong daw na kanan. Ayan, sige po. Parang sama eh. Libre daw. Kanan daw. Relaxation. Masahe mo po, sis. Ali ka rito. Sige lang po, masahe lang. Libre yan. Masasakit yan. Sarap. May mga mga kanan. Mga 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 kanan. Mga 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 kanan. Bawi naman po sa kanila. Kasi sed nga yan. Kasi sed. Ayaw mo na libre. Ayaw mo na libre. Libre. Pero ano ba yun? At may healing power rin. Peace. Nilay po tayo ha. Okay, so tuloy po tayo sa ating pong gospel this coming Sunday. Ano po, ayon sa liturhiya ng ating simbahan, medyo tapos dito. Hindi siya diretso, sinorte ng konti. Pero yun, Matthew chapter 5, verse 20 to 22. Tapos, pumunta ng 27 to 28. Tapos, ng 33 to 34. And then, 37. Ayan, di ba? Kalayo. Okay. So, para maging concise yung thought ng gospel natin. Okay, sa darating na ninyo. So, basahin po natin, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo,
kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tukdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Okay, praise the Lord. Sige, palakpakan na natin ang Panginoon. Pwede na po muna tayong maupo. Hindi ko na nahabol yung talon eh. Yung talon na number ng verse. Nalagdag pa yun. Pero yun, kunin natin yung ano, yung main thought doon sa ano, sa gospel mamaya. Okay po? So, yun. Nung nakaraan, ano po yung pinaka-konteksto ng gospel natin? Alala po ninyo nung Monday? Tayo ay tinawag para maging asin at ilaw. Kala ko maging witchin. Magic sarap. Asin pala. Para maging magic sarap. Okay, asin at ilaw. Okay, so napag-usapan natin yun that we are all called na to become salt and light of the world. The problem sometimes is there is still a temptation within us, especially when it comes to the word light. Tayo po, nasa liwanag na. Amen po. Oh, lahat tayo nasa loob ng liwanag kasi tama-tama, hindi brown out. Ano? Ilaw. Yan po yung ano ngayon. Lahat tayo nasa liwanag kasi hindi brown out. Pero ito po yung problema sa liwanag. Kahit tayo po'y nasa liwanag, ito, alam niyo na po ito, the reality is we have a dark side. Ano yun? Ayan o. Ay, sa lakot po na sunod. Kanino. Kita niyo? Shadow. Okay. So, may, ano to, di ba? Kumbaga may dark side. Hello, andiyan po kayo. Seemingly, parang everything is good, everything is bright, everything is beautiful. But somehow, there are some things na parang hidden sa atin. Na, tawag dito, nakala natin okay lang, but deep within, eh, mukhang hindi talaga okay yun. Baka niyo po. Hello, yaw po kayo. Ayan. Say for example, ano, naalala ko tuloy isang kwento, ano, na meron daw isang ano, Christian na inis siya tuwing bumibiyahe siya. Kasi may isang pulis na lagi siyang pinapara. Ano? Lagi siyang pinapara. Alam niyo po, bakit laging pinapara? Nangungutong. Hahanapan siya ng ano, mga kung ano-anong dahilan para maglabas. Tapos natuto siya, sabi niya, Lord, prayer ko, sana naman gawin mong Kristiyano yung pulis na to. Sabi niya, gawin mong Kristiyano na Lord yung pulis na ito para hindi na ako pinukutongan. Eh, yan kanyang prayer lagi. Until one time, no? Sabi niya, oh, ito na naman siya, Lord. Yan na naman, Lord. I pray, Lord, make him a Christian. Oh, ito na. Di palapit na, pinara na naman. Nung pulis. Tapos biglang pagbaba nung kanyang, ano, yung salamin. Pati, yung salamin, nagabot ng sobrang pulis. Sabi, sir, ano po yan?
Love offering po. Naging Kristiyano pero eh, love offering po. Yun ang prayer niya eh. Kumbaga, ano, it's within the motives din pa rin, ano. Seemingly, parang, oh, okay, answer prayer, pero it's within the motives pa rin. Ngayon, ibig sabihin, yung gospel natin ngayon, tawag dito, is actually striking the reality that God is actually judging us from within. Amen. Yun yung pinaka-point ng gospel ngayon. God is actually judging us from within. Yes. Hindi lang sa ating ginagawa, hindi lang sa nakikita sa atin, maging sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Katulad niya, sinasabi ko, dark side. At alam natin, most of the time tayo din po, bagamat nasa liwanag na ay may mga bagay na dinidili pa rin ng Panginoon sa atin. Amen. May mga personal dealings pa rin sa atin ng Panginoon. And most of the time, yung mga bagay na yun na dinidil sa atin ng Panginoon is usually hidden. Nakatago. Hindi nakikita ng iba. Ang Diyos lang ang nakakakita. Alam. At yun yung actually yung point ng gospel po natin ngayon. Amen. So the point na sabi doon na oo, nakasulat, huwag kang papatay. Hello? Amen. Pero kung dito, huwag kang papatay kasi mananagot ka. Pero kung ikaw sa isip mo, hindi mo maalis yung matinding galit mo, yung matinding puot mo, hindi pa po kayo. Amen. Eh, mananagot ka pa rin sa Panginoon. Kahit hindi mo siya pinapatay ng literal, nagkakasala ka pa rin na para kang pumapatay. Pahan niyo po. Bakit? Kasi yun nga ang realidad. Nakikita ng Diyos yung hindi nakikita ng mata ng iba. Amen. Yung isip natin, yung puso natin. At minsan tanong ng iba, bakit naman mabigat pa rin yung tao dito, yung hatol, kung sakali mang kahit sa isip lang. Ito po kasi yun, example. Sa realidad, ang tao, pag pinatay mo, minsan lang magagawa. Pagkatapos, patay na. Pero sa isip ng tao, pwede mo siyang patayin 1,000 times. Naalala mo siya ngayon, sa isip mo, sinaksak mo siya. Bukas, naalala mo na naman, pinapakulam mo naman siya. Susunod na araw, naalala mo na naman, sinusunog mo naman siya. Ano mo, pwede mong gawin pa ulit-ulit. Although hindi nakikita ng iba, pero nakikita ng ayaw ng puso. Ayaw looks good, Gil. Yun. So parang everything, halimbawa, yan, liwanag. Everything is okay, but at the back, Bahan niyo po. So yun yung concern ng Panginoon sa atin, especially sa atin na nagsuserve. Ano, katulad noon, sabi rin doon na, sabi, huwag kang mga ngalun niya. Amen. Pero ang tumingin daw sa babae ng may pagnanasa, ay parang nakiapid, parang na rin nangalun niya. Andiyan po kayo. So, depende lang kung nakiapid o nangalun niya. Kapag ikaw ay may asawa, ang tawag doon sa pagnanasa mo sa iba ay pangangalun niya. Kung ikaw ay walang asawa, ang tawag doon sa kasalanan mo ay pakikiapid. Ako, magkaiba po yun. Magkaibang adultery at fornication. Ayun. Naalala niyo po yung nabanggit ko ng Saturday? When it comes to doon sa word na annulment. Yeah, yes. yung babae, ayaw na niya ipa-annul yung kasal niya kasi wala naman siyang planong magkasawa ulit. Pero for the sake na kawawa naman yung asawa niya committing the sin of adultery, so kailangan niya mag-undergo sa process, pawalan ng visa, i-invalidate yung kasal para ano, at least fornication na lang yung kasalanan ng asawa, hindi na adultery. Kaya po, gumaan yung sentensya. Kaya po, kapang buhay, may buhay pa. Diba? Opo, yun. Okay, opo. So, ganun, no? Isa yun sa ano, paalala sa atin. So, ibig sabihin, tawag dito, kailangan din talaga nating maging aware sa ating sarili. Yun yung dinidil ngayon ng Panginoon. It's not actually what we are really doing, but what is happening within our minds. Mm-hmm. And in our hearts. Intentions.
Amen. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na okay tayo, kasi sa tingin ng lahat, okay tayo, pero sa mata ng Panginoon, oh, hindi ka okay, may tinatago pa sa atin. Dahil niyo po, so yun yung dinidili. Pagdating sa pangangako, sabi niya, huwag ka nang sumumpa. Ibig sabihin, ang isa naman, ang isang gustong i-brought out naman ng Panginoon doon, say what you mean. Say what you mean, what you say. Diba? Yung tawag dito, kung sinabi mo, eh, sa, ano to, tutuhanin mo. Kumbaga, ang nais i-drive doon ng Panginoon is yung motives. Motives, yung motibo. Kasi pwedeng sa labas kasi, okay naman ah. Wala namang problema. O bakit ang bait? Bakit, ano to, bakit tumutulong? Bakit, tawag dito, napakamasunurin. Yung pala, iba motibo. Dahil yun po, iba yung motives. So parang sinasabi ni Lord, boy, sa mata ng marami, ganito ka. Pero sa mata ko, nakikita ko yung tinatago mo dyan sa utak mo. Dahil yun po. So yun yung paalala sa atin na Panginoon. Okay, so what are the ways in order for us to really overcome these situations? Kasi, kumbaga, hindi ibig sabihin na walang nakakita, hindi ibig sabihin na walang nakakaalam, absuelto na tayo. Yun yung, actually, yun yung ano eh, yung bungad ng ating gospel, na kung ang klase daw ng pagsunod natin ay katulad ng mga pariseo at eskriba, hindi pa rin tayo makakapasok sa kalooban, sa area ng Panginoon. Alam niyo po bakit? The scribes and the Pharisees are experts of the law. So may paraan sila para takasan yun. Dahil yun po. Kaya nilang gamitin yung nalalaman nila para sabihin, oh, hindi ito kasalanan. Ano ba? Dahil yun po. Kaya nga, yun yung ano eh, yun yung disadvantage ng sabihin na natin in the position of knowing everything because there is what we call abuse or misuse ng mga knowledge na meron tayo. Dahil yun po. So kung ganun daw tayo, ano eh medyo 'yun ang problema. Kaya nga how to overcome letter A? Eh ano na lang natin para madali, no, A B C D na rin. Letter A, katulad doon, we should admit that we are actually committing sin. Admit natin. Hindi pwedeng sabihin nga katulad ng mga eskriba pariseo, sometimes mabango sa labas, pero hindi nakikita yung madilim sa loob. Kasi through the laws that were established, they are proving themselves to be innocent. Pwede nilang laruin yun eh. Kuhan niyo po. Batas. So yun, una, ang isang paraan para ma-overcome is tanggapin talaga natin na nagkakasala. Amen. Although hindi alam ng iba, hindi nakikita ng iba, pero alam ng Diyos, nakikita ng Diyos. Amen. Amen. Ayun. Kahit anong gawin nating pagdidepensa, minsan ng ating sarili, ano, pero God really knows. So number one, admit that we are really committing a sin. Kasi walang kasalanan maayos hanggat hindi mo ina-admit, hindi mo inaamin. Napakahalaga nung pag-amin eh. Amen. Kaya nga, walang kasalanan mapapatawad actually na tawag dito na hindi inaamin. Ayun, nabanggit ko na po sa inyo before, no? For how many times. And yun nga, yung actual debate about what is actually the blasphemy of the Holy Spirit, what we call the unpardonable sin, that when you committed this sin, you will never enter heaven. Ano? You will not be forgiven even here on earth or in the next life. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, at isa sa mga evident talaga doon is, yun nga, ano, ang hindi mapapatawad na kasalanan ay yung mga kasalanang hindi mo talaga pinagsisisihan. Kasi hindi mo inaamin. Amen po. Hindi mo inaamin na ikay nagkasala. Okay po, maliwanag yan. 1 John 1:8. Ano? Na kung hindi tayo umaamin na tayo nagkasala, niloloko natin ang ating sarili at wala ang katotohanan sa atin. Okay, number one, admit that we are really committing sin. Number two, okay, number two. Bakit ni bring out ng Panginoon yon? Letter B, pala, number two. Letter B, beware of dogs. Beware of the evil. Okay, beware of the evil.
Bakit beware of the evil? Ito na ngayon pumapasok yung reality of what we call temptation. Okay, ayon sa, yun nga, according to our church teachings, and especially, na-confirm din ito ng ilang mga exorcists, tawag dito, every deadly sin na ating nagagawa, may naka-assign na devil. Kanya po, may naka-assign na devil. Kasi ang gusto niya talaga, yung from desire, mauwi tayo doon sa sin. At yung sin, mauwi tayo sa death. Okay po? So, in order for that to be successful, ang ginagawa ng sa spiritual realm, mga demonyo, nag-a-assign talaga sila ng tatao doon sa mga kasalanan. Tutukan talaga nila. Parang may angels din. Right? Tutukan. Anger, lust, gluttony, sloth. Nag-a-assign talaga na babantay na parang kapag ikaw pala yung nandun, may hihira pabalik para hindi ka makaalis. Kanya po. Kaya isa yun sa mga ano to, ipinapaalala sa atin. Ano yun? Na kapag may isang bagay ka na hindi talaga inaamin sa Panginoon and you are not interested na ayusin yun, makikita yun ng evil spirit. Ang problema kasi natin in this physical world, we only see physical things. Ano? Pero sa spiritual realm, iba. And actually, those people who have visions of what we call spiritual realm, mas reality pa nga daw yung spiritual realm kaysa sa physical na mundo natin. Nagbumukhang, kapag na-open yung mata mo sa spiritual realm at saka sa physical, nakikita mo pareho, nagbumukhang silhouette yung physical. Siya yung nagiging malabo, tapos yung parang nagiging actual talaga is yung spirit world. Spiritual world. Kanya po. So yun, anong ibig kong sabihin? Hindi man natin, sabi ko nga, ano ito, kanina, hindi man nakikita ng mata natin, oo, nakikita ng Diyos, pero meron pang nakakakita. Hindi po niyo. If nakikita niya na there is anger within you, actually, yung hindi mo pag-admit, yung pag-aalaga mo doon sa anger na yun, is an open invitation for them to come. Oo, totoo yun. Kuhan niyo po. Oo. Kaya may mga galit na, tawag dito, yung may mga galit na, kumbaga sa pressure eh, tabito, 70 kilopascal lang yung pressure, magtataka ka, bakit habang tumatagal, akala mo, it will heal through time, pero bakit habang tumatagal, yung 70 nagiging 18, 19? Oh, tumataas at tumataas. Yung pressure, parang sasabog. Bakit? Eh, baka naglakad ka dyan, nagkataon na dyan si spirit of anger. Uy! Sabi niyo, meron akong biktima. Papasukan niyo. Bahan niyo po. Ganun din sa last. Ano? Ako dito, confirmed din ng mga exorcist. Ano? Even in the church, yung pagdating sa last. Kaya ngayon kanina, sinasabi, sa halimbawa, isang lalaki, tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nagkakasala na rin siya ng pakikiapit or ano to? Pangangalan niya. Ano? Kasi kung hindi binanggit yun ng Panginoon, hindi sana kasalanan ngayon ang pornography niya. Diba? Hindi sana kasalanan ngayon ang porn. Ngayon po niyo sabihin niyo, ay, hindi ako nagkasala, wala akong ginawa, tumingin lang naman ako. Pero actually, ito po yun. No? Confirmed through the exorcist sa mga tao dito, sa mga tao na talagang ginagamit ng Panginoon to really deliver a person from the evil one. Ito ha. Ayun, kaya pakibantay-bantay po mga mahal sa buhay. Ay, hello po. Pakibantay-bantay mga mahal sa buhay. Pakibantay-bantay yung mga, alam niyo na, family members. In every, sabi nila, in every pornographic video, kung kanina, di ba, every deadly sin, may naka-assign na evil. Actually, di ba, may naka-assign na legion. Ibig sabihin, marami. In every pornographic video, may naka-assign din na demonyo. Hello? Kuhan niyo po. Ito ay ano, exposition from those people who are have given the gift of exorcism. Kasi umaamin yung mga demonyo kung saan sila nanggaling at paano sila nakapasok doon sa tao. Yun, isa yun. Ano, every video, may naka-assign na evil spirit doon. At ang problema, kasi kapag may tumitingin, hindi yung mata nang lalaki. And what is the eye?
the window of our soul. Bahan niya po, the eye is the window of our soul. So yun. Window pa rin yun. Kaya may mga pagkakataon na, ang bait-bait naman ang anak mo. Wala. Hindi naman siya gumagawa ng ganito, ganyan, ganyan. Pero what happened? Bakit? Paano napakialaman ng demonyo? Ay, may entry point. Hindi mo lang alam. May butas. May butas na. Yun. Naghahanap lagi ng butas ang kaaway para pakialaman tayo. Mm-hmm. So, that's the reason why sometimes we are doing everything. Sabihin natin, nagpapakabait naman tayo, nagpapakabuti naman tayo. We really do not intend to harm others. So, madaling salita, wala naman tayong tinatapak ang ibang tao, then how come we are seemingly under a curse? Bakit parang sinumpa tayo? Bakit parang hindi tayo makaalis sa pasani na ito? Baka may entry point. Bahan niyo po. Kaya beware of the evil, beware of the devil. You know? So, paano siya pumapasok? Of course, through temptations. Although temptation is not a sin in itself. No? Because even Jesus was tempted. So, nagiging sin na lang siya kapag kinagat natin yon. Although, ang tanong naman kasi doon, bakit naman kasi, Lord, pinayagan mo naman? Na kami matukso? Kakainis naman? No? Ganun pa lang yung mga reaction. Actually, although temptation is actually intended on the evil one to ruin us, our family, our relationships, our marriage, our life, our health, actually, kaya pinapayagan ng Panginoon because God is actually giving us the chance to choose what is right. Sa temptation lang, tayo nabibigyan ng pagkakataon, sabihin natin free will, na piliin talaga kung ano ang gusto natin, yung masama o yung mabuti. Kuhan niyo po. Kaya kapag tinutuksok ka, through the guidance of the Holy Spirit, at napili mo yung tama, Lord, salamat. Pumasa ako. Check. Next na naman na temptation. Ano ba? Multiple choice. Sa kaya dito sa God. Kung napili mo ko ng tama, o di check. Pero kung nagkamali ka ng pinili, o di wrong. Mahal niyo po. So, every temptation is actually a test. A test of our faithfulness, a test of our desires. Amen. So, paano daw? How to beware of the works of the enemy? Of course, yun nga, when it comes to temptation, ito lang yung kasalanan na sinabi ng Panginoon na huwag mong labanan, kundi takbuhan. Kung fight or flight, ang temptation, ang utos ng Panginoon, takbo! Because you can never win temptation. So, the best talaga ay iwasan mo. So, sa madaling paraan, tanong yung mga tanong sa isip, kailan ka ba natutokso? Sino bang kasama mo kapag natutokso ka? Ano ba ang ginagawa mo kapag natutokso ka? Kailan, anong feeling mo or anong mga emotions mo tuwing natutokso ka? Hanggat maaari, iwasan mo. Paano po? Halimbawa, natutokso kang mag-isip ng hindi maganda kapag nag-iisa ka, iwasan mong mag-isa. Maghanap ka ng kasama. Nang kachukaran, huwag lang yung kung ano-anong ano. Pamamaya, pamamaya ng pag-iisang. Pag-iisang. Lakot tayo doon. Huwag ganun, halimbawa, kapag idol yung mind natin, wala tayong ginagawa, nakahinga lang tayo, idle yung mind, doon ang pumapasok yung mga memories, ayun ako, nakangiti ka lang kanina, ngayon mataas na yung BP mo, nakahinga ka lang naman, kasi yung may naglalaro battle sa utak mo, di iwasan mong humiga, maghanap ka ng gagawin, saan niyo po, yung mga ganun, o kaya, tawag dito, di iwasan pagkain. Kung natutokso kapag nanonood ng TV, benta mo na yung TV. Kapag natutokso ka, kapag hawak mo yung cellphone mo kasi may kausap ka, iwas mo na sa kausap. Kung pwedeng, i-block, Kung okay lang, sige game. Kuhan niyo po. And I know some of us, ganun din ang ginawa, no? Yung para lang makaiwas sa tukso, black na lang, black. Pwede magtapos kung kailangan mo. Kasi yun talaga. Sinasabi ng salita ng Diyos,
never give the devil a foothold or an inch. Huwag natin bigyan ng dahilan para makapasok. Kasi pag nakapasok, lagot ka na. Parang virus lang yan eh. Ano, ang problema minsan sa virus sa computer, sa mga gadgets natin, pag nakapasok na siya sa loob, tapos naglagay ka ng antivirus, hindi na makita nung nilagay mo kasi nauna na siya sa loob. Nagtago na siya doon. Diba? Yan yung isa sa problema, no? So, ganun. Amen. Beware of the devil. No? Bantayan natin yung sarili natin na huwag tayong letter C. Okay. Eto na, confession. Kailangan natin mo i-confess sa Panginoon. Amen. At kung talagang hirap na hirap na, ano, we really need to confess it. Especially sa atin, ano, as a church, we need to confess it to a priest to minister to us the grace na kailangan natin. Kung ano po, it's not just for absolution, but the grace required for us to really win that battle. We can also, of course, confess it to those people na trusted natin within the church. Hindi po kayo, within the church. Because isa sa mga paraan really to win over a battle of temptation is maghanap ka ng mga taong magiging accountable sa'yo. Apo. Ipagpipray ka, kukumustahin ka, sasawayin ka, pagpasaway ka. I-correct ka nila. O, i-correct ka kapag nandun na naman sa, nung una, akala ko ba maliwanag na na mali yan, bakit ngayon para sa'yo, tama na naman ulit. we need to be someone. No? Yung ganun. Okay, an accountable partner. So, yun. Una, pwede natin confess kay God. Of course. Kasi walang nalilingid sa Panginoon. Even our weakness, yung share niya kanina ni Sister Ellen. Diba? So, yun. Another is we can confess it also to the priest to receive that absolution. Kasi yung guilt, ang guilt kasi isa sa mga problema sa guilt, kapag pinatagal mo, pinapaniwala ka niya na hindi ka na magbabago at hindi ka na makakaalis doon. Especially when it comes to addiction. Pinapaniwala ka na niya na there's no way out. That is your dead end. Hello? So, bakit, ano to, bakit pa ako mangungumpisal? Bakit pa ako lalapit sa iba? Wala na akong magagawa. Kasi ilang beses ko nang in-attempt, pero walang nangyari. Hindi ako kayo. But no, ano, God is always there giving us the grace required. No, kaya kung hindi talaga kaya, yun, talk to a priest. Amen. For absolution and for the graces. And another one, inulit ko, to an accountable partner. Prayer partner, or sabi natin, accountable group. Yan lang kasi minsan ang kulang din sa atin. Wala tayong ganun eh. Sa ministry natin, accountable group. Parang counseling soulmates. Parang ganun, yung tagabantay. Ano? Ang purpose ng group is actually i-check yung isa't isa. Kasi ang problema sa atin, mahilig tayong magsalamin, pero nakikita lang natin yung harap. Ano? Kung ako pupunta dito sa salamin, hindi ko naman nakikita yung likod ko. Yung harap ko lang. Gets nyo? Kaya yun ang problema minsan ng self-reflection eh. Ano? Ang problema ng self-reflection, wala talaga eh. No? Yung harap ko lang nakikita ko, malay ko kung may tumaing ibon sa likod ko at lumigit sa damit. Pero hindi, baktang so, makikita mo ako din. Ibang tao. Pwede po. So yun. And letter D. Boy, D. Last na tayo. Develop a prayer and meditation habit. Yes. Develop a prayer and meditation habit. Hindi lang yung prayer lang tapos-tapos na. No, we really need to connect to God. Amen. Amen. Ano? Ayun. Nabanggit ko rin kasi magkasama rin kami ni Sister Girlie kahapon. Punta kami ng Taloy tapos wala palang gawain. Pero, kwentuhan na lang kami about kay God. No? Isa ito sa ipinapaalala sa atin ng Panginoon. May mga tinuturo sa atin ng Lord na hindi mo maririnig sa gawain, hindi mo maririnig sa preacher, hindi mo maririnig sa simbahan, hindi mo maririnig sa situation, pero maririnig mo at points na kung saan nakikipag-usap ka sa Panginoon. Ang tawag doon ay quiet time. Na kung saan mas pinipili mong makinig kaysa magnangangawa. Kuhan niya po. Ano?
may mga lesson, and most of the time, those lessons are really authentic. Mm-hmm. Ano ang sasabi authentic? It brings you peace within. Amen. Joy within. Amen. You know? Yung, it's not actually, yung iba kasi parang confusion, iba yun, galing sa kaaway yun. Pag confusion, fear, sa kaaway yun. No? Pero if it brings peace, if it brings joy from within, ako, ang Diyos talaga ang namumusap sa atin. Amen. 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 Ako patay, wala nang letter A. Wala nang letter A. Okay. So, yun, han. Siyempre, prayer yun. Prayer and meditation. Develop habit of prayer and meditation. When it comes to meditation naman, is yung reading natin ng salita ng Diyos. Amen. Sige po muna. Ayan. O, dito po na. O, yan. Yeah. Okay lang. Okay lang. So, yun ha. Tag dito, meditation, salita ng Diyos. Pero bago kasi tayo, bago kasi tayo pumunta doon sa meditation, hindi ka pwedeng pumunta sa meditation na hindi natin ginagawa yung letter A. Accept. Yung admittance na tayo ay nag-commit na kasi. Bakit? Isa ito, ako, ay proven na rin sa sarili ko and sa iba na probably nakakausap ko. Kung nagbabasa ka ng Biblia for the purpose of only getting something, like for example, wisdom or knowledge from it, wala kang maiintindihan. Wala. Kahit anong gawin mo. Oo, may tindihan ka, may mga tao dito, some benefits from it, pero yung spiritual effect, wala. Gets niyo po? So when it comes to meditation, the intention of why we open the Bible and read it is for the reason the Lord, gusto ko baguhin mo ako. Amen. I want you, Lord, to change my heart and give me the grace to understand your word. If that would be the intent of why we are opening the Bible and reading it and meditating upon it, nagiging buhay yung mga salita ng Diyos. Na tila baga, sa ating pagbabasa ng Biblia, nagiging alive. Na tila baga, parang si Lord mismo ang namumusap sa atin. Amen. Pero kung ang intent lang, kaya ka magbabasa, para hanapan mo ng ibabala mo sa baril, makipapatama mo sa iba. Wala. Hindi nag-e-effect yung word of God sa ganung paraan. Amen. So yun, meditation. Napaka-importante. Amen. So, balikan lang natin. Ano yung una? Admit that we're actually committing sin. Kahit di nakikita ng iba. Ikalawa? Beware of the devil. Kasi kahit di tayo umamin, nakikita ng Diyos, nakikita ng mga demonyo sa paligid. Entry point yun sa atin. See? Confess. Kailangan natin siya talaga i-confess. We cannot fight those hidden sins from within alone. We need someone. We need God. We need the grace. And fourth, Develop habit of prayer and meditation. Kuhan niyo po. Maging habit. Habit. Ano ibig sabihin eh, sikapin natin maging regular na hindi lang minsan. Ano? Kanya po. O, galingan. Kasi kapag naging habit, di ba? Wala nang maintenance. Pero kapag hindi naging habit, after isa dalawang linggo, tumingil ka. Wala na naman. Kanya po. So may God give us the grace that we need to overcome those Shadow. Dark sides of us from within. Amen. Amen. Exhale. Exhale. And smile. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pray tayo sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong salita sa araw na ito, pinapaalala mo sa amin that you are really concerned not just what happens outside of us, but inside of us. Mas interesado ka sa kung anong nangyayari sa loob namin kaysa sa paligid namin. And most of the time, that is about a sin
or sins that are really hidden, mga kasalanan na tinatago namin, mga kasalanan na minsan ginajustify pa namin yung sarili namin, mga kasalanan na nagpapatuloy sa loob namin yung battle. Forgive us, Lord, for losing the battle. Patawarin niyo kami, Panginoon, and we need your grace to really overcome those things from within us. Dalangin din namin, Panginoon, na tulungan mo rin po kami to become understanding to others on their weaknesses. Because sometimes, oo, napakabilis namin humusga sa iba, pero yung sarili namin ay marami pa palang aayusin. Amen, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita yung gawa mo sa mga bagay na dumadating sa buhay namin. Yes. At makita maging ang hakbang din ng kaaway upang maiwasan naman namin. Amen. We are also praying, Lord, to give us the wisdom, karunungan to discern what is good and what is evil. Kasi minsan, nagiging malabo din sa amin yung, especially pag kinakapos kami ng panalangin at ng meditation. We are also praying, Lord, na pagkalooban mo naman kami ng grasya para magpatawad din kung may mga tao man na sa amin nagkasala. Yes, Lord. And give us also the courage to ask for forgiveness kung kami naman ang nagkasala at minsan due to our pride ay hindi namin nagagawang lumapit sa iba. Give us also, Lord, the mercy to treat each other with love para matutunan namin na ipanalangin ang isa't isa. Amen. Lord, we really long for that love na sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pag-ibig, eh huwag kaming makalimot na ipanalangin ang mga kapatiran. Huwag kaming makalimot na ipanalangin lalo't higit ng mga namumuno sa gawain. Maging ang mga kaparian, Panginoon. Maging ang mga tao na ginagamit mo sa kapanahonan. And especially, Lord, na through your love, huwag kaming makalimot na ipanalangin ang mga taong papunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Especially, our loved ones. Yes, Lord. Have mercy on us, Lord. Amen. Sa oras na ito, Panginoon, lumalapit din kami sa inyo para ipanalangin din ang aming mga personal intentions sa aming pong pagtulog sa araw na ito. We are praying, Lord, for good health. Dalangin namin, Lord, na pagkalawan mo po kami ng malakas, malusog, masiglang pangangatawan, malayo sa sakit, malayo sa karamdaman. Yes, Lord. Yes, Lord. We claim life in its fullest, Panginoon. Yes. Yung buhay na hindi lang kami humihinga, kundi humihingang masaya. Yes. Humihingang panatag. Yes. Humihingang matatag. Yes. Humihinga, Panginoon, nakitang-kita sa amin, nakasama ka namin sa amin. Yes. Yes, Lord. Lord, we also pray na ipagkaloob mo nawa ang katugunan sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Yes. Bless each and every one of us, Lord. Aming kabuhayan, Panginoon, ito man ay negosyo, ito man ay trabaho, ito man ay suporta ng mahal namin sa buhay. May your blessings abound, Panginoon, upang kami, O Diyos, hindi lang kami makabayad sa aming mga responsibilities, mga bills, kundi magawa rin namin tumulong sa iba. Maging channel of blessing din po kami sa iba, Lord. We are also praying, Panginoon, to bless our hearts sa aming pagsaserve sa inyo. Amen. Hindi nawa kami magsawa. Hindi nawa kami mapagod. Hindi nawa kami manlamig. Hindi nawa kami tuluyang, Panginoon, na mawala sa inyo. Pagkos, ang buhay na ito na ginagamit ninyo ay maging dahilan pa nga para mga nanlamig, mga nawala, mga naligaw ng landas, eh makakay namin pabalik sa inyo. Salamat, Panginoon. Lord, pakabasbasan mo rin nawa, Lord, ang tahanan ito. Amen. Thank you, O God, na may
lugar kami kung saan pwede kaming sama-samang magpuri, manalangin, magnilay ng iyong salita. Bless this house, O Lord. Amen. Amen. Let this house be your dwelling place once again, Panginoon. I-bless mo po lahat ng mga papasok at lalabas ng yes, Lord. Yes, Lord. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang aming coordinator, Sister Queenie, Lord. Yes, aming secretary treasurer, Sister Lina, Lord, sa kanilang pagtutulong sa gawain na ito. Bless them abundantly. Whatever their desires, O God, if it is for your glory, then Lord, give all the graces they need. Amen. In order to become a living witness of your goodness, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bless mo po sila, kanilang kalusugan, Panginoon. Especially, Panginoon, sa challenge sa health ni Sister Queenie, O God. Walang imposible sa inyo. You are a God of miracles. Amen. Kaya maraming maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga anak namin. Yes, Lord. Ako, asawa, kapatid, kamag-anak, malayo man sa amin, malapit, Lord. Abutin niyo po sila, Panginoon. Maraming maraming salamat. Sa oras na ito, pinagkakaisahan namin ayon sa aming pananampalataya at ayon sa iyong masaganang grasya, answered prayer kami. Amen. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, parangal, pagdakilan, pasasalamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa halal na ba, Anak, Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin ang Diyos. At pasalamat tayo sa Yahweh. And siya na. Yeah. Ayan. Ay, kanta kayo. Divine protection, divine.